time kong makita ang itsura ng yun. So yan siya. Ganda naman. Malinis. So, malapit na ako sa bus stop. Dito na ako sa UNC. First time. Ito pala. Train na pala agad to. Train na pala. Pagbaba, train na agad. Ito, bus stop. Di siya man yung bus stop. Ayan yung... Tapos, naglakad lang ako. Dito okay. Lang, train na agad. Ganito yung train nila dito. Walang ano. May bubong, pero walang ano. May check. May... Kung tag-ulan, di ba? O lalo na dito sa Finland, puro snow. So, paano pag snow time? So, manindigas ka dyan, maghintay. Di ba? So, bubong lang ang meron siya. Wala siyang wall. Wala rin mga walls yung sa, alam mo yun, yung sa railings for safety. Baka mamaya tatalon yung, ano. Malay natin, di ba? Maraming mga ganyang aksidente. Or mga suicidal something. Yan. So Hong Kong kasi mas ano siya, mas safe sa Hong Kong, tsaka mas maganda. Kahit walang snow doon, pero very warm yung train stations doon. Although meron ding few stations na mukhang ganyan, pero bihira lang. Mostly sa station, sa train station ng Hong Kong is close talaga siya. Naka-building talaga siya. So, pag winter, hindi siya malamig. Kasi may warmer din. May heater. Tsaka yung mga wall, ay yung mga sa railings niya, is meron ding mga cover. Magbubukas lang siya pag nandyan na yung train. So, umakyat ako dyan, guys. As you can see, umakyat ako sa elevator. Kasi nakita ko may A tsaka B yung pinuntahan ko. So nakita ko yung C doon sa kabila. Kasi yung ticket ko, ang train is nakalagay C1. So I was thinking na doon yung sakayan. Yan. Bakala ako. Sumakay. Sumakay ng... Ano, bumalik na naman sa taas. Dito na ako sa seat. Ayan pala ang friend. Naku, tama kaya ito. Sakyan ko. Ba't parang ako lang ang nandito? Ba't walang mga tao dito? Tama kaya ito. Ba't walang tao? Ako lang. Ganun mo naman. O, oh, diba? Walang tao. Sabi ko sa inyo. Kasi pala... Hindi pala siya dyan. Doon pala talaga yung train na yan. Yan na talaga yung sasakyan ko. So, uupo pa talaga sana ako dyan. Kaya lang, I was wondering talaga na wala talagang tao. Ba't hindi nagpuntahan ang mga tao dito? So, bumalik ako. Tatanong sana ako doon sa kung sino yung mga nandoon sa kabila. Kung saan talaga yung sakayan. Dito guys, parang hirap, mas mahirap siya kasi wala masyadong direksyon, ganun. Hindi katulad nga sa Hong Kong na kumpleto yung direksyon. Kahit mag-isa kang mag-travel, hindi ka maliligaw kasi merong English, merong Chinese, ganun sa Hong Kong. So, tapos basa-basa ka lang. Dito, parang nakakalito kasi tingnan mo naman yung dyan sa train, merong nakalagay dyan na platform A tsaka B, yung sa kabila naman C, tapos yung ticket ko is C1. Hindi rin nakalagay kung anong platform. Yung palang ibig sabihin pala nung C1 na yun is C1 na train ang pangalan. So hindi nakalagay dun kung anong platform. So yun, syunga-syunga. Hindi siya ganun kadali.
So ayan, buti na lang nagtanong ako. Ayan na. C pala guys, hindi C. So 1C yung sasakyan yung train, hindi pala yung ibig sabihin ng C is platform. Akala ko kasi platform. So yun, since wala palang nakalagay sa ticket na kung anong platform. So yung ticket ko kasi is around 6 o'clock in the evening yung departure niya. Tapos dumating yung train around 5. So ayan sila guys, a group of different nationalities. So sabi niya sa akin, so yan, yung sasakyan mo yan, tama yan, sabi niya. Sabi ko, kasi yung ticket ko nakalagay kasi not yet valid pa. Sabi niya, kasi not yet valid pa yan kasi hindi pa siya lalarga. Saka na yan magvavalid pag umandar na daw yung train. Kaloka, buti na lang sumakay na, buti na lang nagtanong ako. Kaya yun, nakasakay ako. Di sana naiwan ako, naghintay ako ng valid. Ayan, at nakalarga na. Ang malas naman, yung nasakyan, yung seat number ko naman is pabaliktad siya, nakatalikod siya. Tapos yung under doon sa likod. Okay. So, nag-request ako na papalipat ako ng upuan. So, eto na yung upuan ko. Ang ganda. Dalawa lang kami. Parang ganun siya. Yan lang. Dalawa lang kami dito. Yan lang. Dito pala. Yan. Yan yung itsura niya. So, FYI guys, yung upuan na pinaglagyan sa akin is like exclusive for 2 persons. So, most likely, yung nagbubook doon is yung may mga meetings or yung may bata na hindi pwedeng mag-ingay sa labas. So, dun kasi is sarado siya. So, hindi naririnig sa labas yung ingay. Kaya nga nakakapag-live ako eh. Tingnan nyo dun sa live ko. So, ayun. At nagkataon din na walang nag-book dun sa isang upuan. So, ayun. Tsaka mas mahal yun siya. Kaya lang hindi na idagdag sa akin yung additional price kasi sakto naman na bakante siya. Tsaka nagpa-transfer lang naman ako at bayad na rin ako dun sa ticket ko. So hindi na siya na i-add sa akin. Tara ako ng MacD. Ibon. So ayan na, around 11:30 in the evening. Touchdown at Helsinki City. So yan yung bus, yung train station. Diyan ako lumabas. So yan ang itsura ng Helsinki City sa night time. At may mga ibon-ibon pa siya. Mga ibon nila guys, hindi takot sa tao. Yung tao ang takot sa kanila. Okay. So, manood na lang kayo anong itsura ng Helsinki pag gabi. Sobrang ingay niya guys, sa totoo lang. Kasi maraming mga kabataan at maraming mga bars.
Sigarilyo. Di na ako nasanay. Pero dati naman kasi sa Hong Kong, ganito talaga, mas malala pa sa Hong Kong kasi sa mismong baba ng bahay namin, mga bar. Kaya amo sigarilyo. Pero ngayon kasi, di na ako nasanay. Mga isang taon na yata ako napadpad sa lugar na, sa mga lugar na tahimik. Wala sigarilyo. Ano ka? Sige akong tawid sa kasama. Nakabilyo. Maaward talaga ako nito ng ano. May hagdan daw. Ayan. Kita ko na. Kain tayo. Nagutom ako. Nung oras na.